importante itong sasabihin ko kasi sa inyo eh. Sana po okay lang kayo kahit saan po kayo naroroon. Nakita niyo po ba yung title natin? Marcos pa rin. May question mark. Una, ngayon po ay October 6, 2021. Ayan. Birthday po nung kapatid ko, yung nag-iisa kong kapatid na lalaki, si Marcos Taberna. Ayan. Si, opo, ang pangalan po niya ay Marcos Taberna. Pero kilala po na, ang tawag po namin sa kanya ay Kuya Eric. Ano? Ipinanganak po siya nung 1972. Bah, tanda ka na pala tol ah. Well, anyway, sa amin po kasi sa Nueva Ecija, gaya nga nung malimit kong ikwento sa inyo, hindi masyado yung anti-Marcos sentiment. Ewan ko sa ibang parte ng Nueva Ecija, pero at least dun sa aming lugar, basta simple kang mamuhay, wala kang pakialam sa politika, magsasaka at tulad namin, ang tatay ko ay bus driver, tapos lahi kami ng magsasaka. Ang lola ko, si Lola Nene, tawag Lola, Lola Felisa, kung po yun, ang tawag po sa kanya kabisilya. Ano? So pinaka-leader siya ng mga mananim. Tapos yung sa mother side ko naman, si Inang Ine, parang ganun din, ano? So lahi kami nang magsasaka. So wala kaming masyadong pakialam. Kaya nung September 21, 1972, idineklara yung martial law. Just about 2 weeks later, ipinanganak yung kapatid ko, si Kuya Eric. Kaya pinangalan sa kanya, Marcos. Yes, yeah, Marcos Taberna. Kaya ang pangalan niya, Marcos pa rin. Marcos pa rin, ano? Anyway, binabati ko ng happy birthday ang aking kapatid na si Kuya Eric, na mahal na mahal namin yan. Lalo na ako. Kuya Eric, happy birthday. Kuya Marcos Taberna, happy birthday. Sana ay lagi kang pogi. Ayan. Lala kong picture. May mamaya po post ko yung picture ni Kuya Eric. Okay? Ito na po yung susunod na kwento ko. Parang nagkataon naman, October 6. Ngayong araw daw na to ay maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ay, Ma'am Editha Salonga, thank you po. Maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo si dating Senador Bongbong Marcos. If you remember, kahapon po ay nagdeklara po siya ng kanyang intention to run for president. Nung nanumpa siya bilang kasapi ng Partido Federal ng Pilipinas, ano? So hintayin natin anytime from now, siguro may pa-file ng kanyang COC si former Senator Bongbong Marcos. That's one. Alam niyo, kaya po ako gustong makipag-usap sa inyo ay medyo hindi ko maintindihan kung ano na nangyayari sa ating mga kabataan, ano, sa bayan natin at lalo na sa mga kabataan, ano. Kasi nagbabasa po ako ng balita kanina, nakita ko po yung, ewan na, panood niyo po ba yon o nabalitaan niyo po ba na meron pong isang webinar ang Commission on Higher Education dyan po sa Cordillera. May mga bisita po doon. Siguro naman, nung nag-imbita ng webinar yung CHED, ay hindi naman nila inilihim na ang isa sa mga tagapagsalita ay ang anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos, ano? So, kung napanood niyo po o nabasa niyo yung balita, nung pong parang nalaman na ng mga participants doon, Mami, sandali lang. Naka-live ako, Mami, ha? Sorry. Oras na kasi, magsasaing na kasi yung misis ko. Anyway, as I was saying, ano. So nagpalit sila na nag-hashtag, ano yung hashtag? Hashtag yung magnanakaw, hashtag diktador. Alam nyo, hindi,
Lalo na itong grupong akbayan, ano? Okay naman. Okay namang maglabas ng sentimiento. Baka nga para sa inyo at sa lahat ng pagkakataon, dapat ay sambitlain ang pagkasuklam sa mga Marcos. Kay Ferdinand Marcos, kay Imelda Marcos, kay Amy Marcos, sa mga anak. Walang problema. Pero ito po apo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At uulitin ko, hindi naman siguro lihim sa mga batang ito na isa sa mga tagapagsalita bukod kay Mayor Benji Magalong ng Baguio at yung isang taga Isabela, Faustino D. the Fifth yata, at iba pa. Hindi naman siguro sikreto sa kanila yon, ano? Pero yung gumawa ka ng eksena sa isang event na alam mo naman kung sino ang participants, alam mo naman kung sino ang speaker, sinadya nyo ba yun? Iyan ba yung itinuro sa inyo ng mga magulang ninyo na maging bastos? Patawarin nyo ako, ha? Ito, total, ikaw naman ay, ewan ko, tatakbo ka ba sa anumang posisyon o gusto mo bang sundan ang yapak ng mga leader ng Akbayan? Akbayan, part youth, party list, o party, yung RJ Nagit. Nakadidismaya, no? Ano nangyayari sa ating mga kabataan? Wala na ba yung itinuro sa atin ng mga magulang natin na pagka may bisita ka, respetuhin mo? Ganun ba kalalim ang pagkasuklam na ipinunla sa puso ninyo ng kung sino man? Ikaw ba mismo ay biktima ng batas militar kung meron man pang abuso? Again, sasabihin ko sa inyo, kung meron pong biktima ng martial law dito na abuso, ako po ay nakikisimpatya. Pero magpunla ka ng malalim na pagkasuklam sa isang pamilya. Lalo ito, Sandro, I just want to make it clear that I don't know Sandro Marcos personally. Well, I have met him once yata, naalala ko, about 5-6 years ago, nung na-interview ko yung siya at yung kanyang ama. Pero wala akong pa, no love lost naman ako kung ano. Pero yung ang punto ko dito, ano nangyayari sa atin pagka ba apelidong Marcos o lahi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ganun na ang magiging, alam nyo, yung ginagawa nyo na yan sa pagkasuklam nyo sa mga Marcos, unconsciously or unwittingly, you are becoming a part of the campaigners for Bongbong Marcos. Kasi yung mga nakakakita nitong masamang pag-uugali, sasabihin ko na, magaspang na pag-uugali na ipinakikita ninyo, na wala naman dating, kumbaga, mga fan-sitters lang, walang pakialam, baka mag-usisa ngayon. Baka mag-research. Ano? Na baka makita nila, ay kabaligtaran pala nung kanilang natutunan nung umpisa ang ipinapalaganap ninyo. So baka mag-backfire. Well, that is what I'm saying, ano. Pero kung masaya kayo diyan, okay lang. Kung nagbibigay sa inyo ng kaligayahan 'yan, okay lang, ano. Nalulungkot lang ako dahil ang ating mga anak, ako po kasi isang magulang na, kung ganito ang magiging ugali ng mga kabataan ngayon na bagamat nag-aaral, baka nga matatalino pa, baka nga sila ay mga honor students pa, ano? Tapos ganyan ang magiging pag-uugali, ano natutunan natin sa paaralan? At ano natutunan natin kung anumang simbahan ang kinabibilangan nyo? At ano ang tinuro sa inyo ng mga magulang? Uulitin ko, walang masama na maghayag ng damdamin. Pero there are always venues para doon. Pero dito,
Subukan ninyo, alam nyo kung gagawin ninyo ito. Halimbawa, makamarkos ka naman. Tapos, halimbawa lang ha, galit ka kay Noynoy Aquino, o kay Ninoy Aquino, o kay Chris Aquino. Tapos, halimbawa, in the future, magsasalita si Bimby at binastos ng gano'n. Ganito rin po sasabihin ko. Kung galit kayo dun sa Nuno, anong kinalaman nung apo? Di ba? Ang gusto kong sabihin dito, nasaan na ang modo? Nawala na ba ng modo ang mga Pilipinong kabataan ngayon? I don't want to be preachy here, pero ano na ba nangyari? Gusto ko na yatang maniwala dito kay Frances Hogan, dating yung whistleblower po sa Facebook ngayon, na para bang ang social media ngayon, specifically Facebook, ito ba ay nagiging entablado na ng pag-asik ng karahasan at ng pagkasuklam at ng pagkakababa? Nakakalungkot, ano? Sana wag lumala ito, no? Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero kung ang kabataan ay magiging bastos, ang kabataan ay walang modo, ang kabataan ay parang kabayo na tinakpan ng mata, na sugod lang na sugod, na hindi malang naiintindihan yung kabuuan. What I'm telling you is, you are just helping Bongbong Marcos to become the next president of the Philippines, if that is the way you will pursue. Ano? Naniwala kayo, magbabackfire yan. Naniwala kayo sa akin. Kaya ang tanong, Marcos pa rin after all these years? Yung pa rin ba ang propaganda nyo? Galit pa rin kayo kay Marcos? Hello? It has been 3-4 decades ago. Di ba? Maghanap kayo ng bagong style. Maghanap kayo ng bagong style. Ano? Kanina lang eh. Si Heidi, yung kapatid ko, hindi naman masyadong partisan yun. Dahil dun sa nakita niya dun sa ginawa niyo kay kay Sandro Marcos, ayun, naghanap ng mga video sa YouTube. Ngayon, may mga nakikita siyang mga YouTube video on how intelligent former President Marcos was. At least during his time, pinakita how he spoke without script. Ayun, ang nangyari ngayon, yung ibang mga walang pakialam dati, namumulat, teka, ano ba, gano'n ba kasama si Marcos? Eh ngayon, open na sa social media, sa YouTube, Facebook at iba pa, yung mga videos about Marcos when he was talking to foreign press when he was talking in the White House. So, ngayon, ang galing pala. Sana meron tayong ganitong presidente, di ba? Ayun na sinasabi ko sa inyo. Tinutulungan nyo lang si Bongbong Marcos na magkaroon ng traction, at baka kayo pa na mga anti-Marcos ngayon ang magdala sa kanya sa Malacanang. Oh. Kakaintindihan tayo. Diba? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.